Halos walang tao sa slaughterhouse na ito sa barangay Inayawan, Cebu City. Sa kabila nito, si Mang Rogelio umaasang may bibili pa ng kinatay na baboy. Galing pa siya sa bulubunduking barangay at bumaba lang para maghanap ng mamimili. Anya, hindi rin madali ang magbenta ng baboy ngayon. Higpit sa tungkol sa mga kinanglanon nga mga. Sabi niya, marami pang kailangang papeles para makabenta ng baboy. Naghigpit ang lungsod dahil nakapasok na ang African swine fever sa Cebu City at iba pang lugar. Ang lokal na pamahalaan panay ang disinfection sa bawat baboy na pumapasok sa Ihawan. Una ang panahon, ihawag mga 80 at 90 ka baboy. Pero sabi ng may-ari ng Ihawan, bumaba na ang kanilang kita dahil sa epekto ng ASF. 8 sample galing sa isang barangay sa lungsod ang nagpositibo sa ASF. May 12 baboy ng kinatay. Tuloy din ang border control. For those areas na like protected zone, surveillance zone, and the infected and the buffer zone is still not allowed, actually. Pero sa Cebu Province, tinanggal ni Governor Gwen Garcia ang border control at iba pang paghihigpit. Kumain pa siya ng lechon mula sa Carcar City, Cebu, kung saan unang naitala ang kaso. We will craft our own policies. We will define our own direction because, hello, this is the province of Cebu. Kasabay nito, binuo ng gobernador ang Barangay African Swine Fever Task Force para magsagawa ng surveillance at monitoring sa mga babuyan. We will show you how to come up with a Barangay Swine Fever Task Force down to purok level with daily monitoring and with daily report. Suportado ng grupo ng pork producers sa Cebu, pati ng Department of Agriculture Central Visayas ang hakbang ng provincial government. Ugon kayo, no? Naangin ang kadaghanan sa inventory natin. Sabi niya, mauubos ang supply ng baboy dahil pinapatay ang mga ito. DARFO7 strongly supports Cebu Province in its fight against swine diseases. The Department of Agriculture Region 7 and the Province of Cebu share a common goal of protecting the hog industry. Alinsunod sa alituntunin ng national government agencies, kailangang katayin ang mga baboy sa loob ng 500 metrong radius na pinanggalingan ng ASF. Pero hiling ng mga magbababoy sa Cebu, masugpo na ang pagkalat ng sakit sa kanilang lugar. Annie Perez, ABS-CBN News, Cebu.